Okay, balikan natin yung part 1 na karagdagan. Permit to transport, authority to transport radio equipment from one place to another. Kasi madalang lang naman ito. Kung ang isang radio station mo ay nasa Maynila, let's say for example, ikaw ay na-bankrupt, ngayon na gusto mong dalhin sa ibang lugar, let's say dadalhin mo sa Tarlac City, Manila to Tarlac City, yung mga equipment mo, kailangan mong maidala sa Tarlac, kailangan mo rin ng permit to transport or transfer. So, itong dalawang ito, isa lang kahulugan. Pwede yan. Dun sa question, kapag nakita nyo yan, transfer o transport, isa lang. Okay? So, ganun lang po siya. Madalang lang naman yung nagkakaroon ng ganun na nababankrupt yung isang station. So, if ever, so itong kukunin mo. Okay, yung permit to ferry. So, itong permit to ferry, madalang din. Kaya lang natin ito nire-review, baka sakaling ibigay kasi ito yung mga nakaraan, ibinibigay kasi. So, permit to ferry, authority to ferry a vessel from one port to another. Ibig po sabihin, kapag ikaw ay nakabili ng isang fishing boat o barko, kasi yung mga barko tsaka sa fishing boat, naglalaman po yan ng maraming equipment, mga radio, mga marine antenna, at tsaka mga marine radio, mga BHF po. So, yung nabili mong ships na fishing boat, kailangan mo ng permit to ferry para makapaglakbay ka at maidala mo doon sa iyong lugar. Okay, let's say for example, yung barko or fishing boat na nabili mo ay galing ng Maynila. Ngayon, dadalhin mo siya sa Lawag o kaya sa Palawan. Ito ang kukunin mo. So, this permit is only good for one voyage. Ano po? Isa lang paglalakbay. Yung permit na yan, isa lang. Ganun lang siya. Wala nang iba. Isang araw lang, dalawang araw, basta isang paglalakbay. Pagdating mo dun, yun na yun, wala na. So, kung gusto mo pang maglakbay, na ibibili uli, kailangan mo uli ng permit to ferry. So, huwag niyong kakalimutan. Yun naman permit to sell, ibig po sabihin yan, authority to sell your equipment. Okay, ibig sabihin, ayaw mo nang mag-radyo. Nagsawa ka na. O kaya, kailangan mo ng pera. Ibebenta mo yung radyo mo. Kailangan mo ng permit to sell. Ito ang kukunin mo. So, let's say for example, ito yung mga radyo mo. Ito yung mga radyo mo. Ayan. Ito yung mga radyo mo. Gusto mong ibenta. Wala kang pera. O whatever, kung ano man ang rason mo. Kailangan mo ng permit to sell para yung mga radyo na yon maibenta mo dun sa bibili. Okay? O, yan. Nasa exam yan, ha? Permit to sell. Tandaan ninyo. Huwag niyong kakalimutan. So, lahat ng ito, itong tatlong ito, i-review nyo. I-review nyo yan. Tandaan nyo lang. Kumuha lang kayo ng mga palatandaan dyan na pag yan ay i-memorize ninyo, kuha nyo kaagad. Hindi yung i-ano mo lahat yan, i-memorize. Kumuha lang kayo ng mga detalye para alam ninyo. O, kagaya niyan, pinaliwanag sa inyo. So, siguro kahit matandaan nyo lang, okay na. Ganun lang ang pag-review. Okay, balik tayo dun sa may DU. Dun tayo sa mga prefix at saka suffix. Kasi yung iba, medyo parang na-confuse dun na may mga katanungan. So, eto na po yun. Eto po siya, ganito po. Yung pong DU dun sa prefix, so DU 3 Alpha Zulu Charlie. Kasi dun sa ano, may nagtanong lang sa akin dun sa messenger, so ganito po siya. Yung DU, ito yung prefix. Ano po, ayan po yung prefix. Ito pong DU na to. So itong DU,
Kapag ito po ay naging DB, yan pa rin ang prefix. Kapag yan ay naging DW, prefix pa rin. Kapag yan ay naging DY, prefix pa rin. Kapag yan ay naging 4 Hotel 3 Alpha Zulu Charlie, eto, prefix pa rin. Yan pa rin. Kapag yan ay 4G, prefix pa rin. Kapag yan ay naging 4i, prefix pa rin. Kapag siya ay naging 4e, prefix pa rin siya. Basta itong Alpha Zulu Charlie ay nananatiling suffix call sign. So, ito, pag pinagsama mo yan, 4 Echo 3 Alpha Zulu Charlie, yan ang call sign. Yan ang call sign. Ibig sabihin yan, yan ang magiging, yan ang call sign mo. Ngayon, dito sa suffix. Let's see, for example, ang call sign mo is Delta, Victor Delta, DBD. Suffix pa rin yan, call sign pa rin yan. Yan ang ibibigay ng NTC. Naitanong lang nila. So, yan po, mga kapatid. Ano? Ganyan po siya. Ngayon, dun sa amateur, may kasing nagtanong din eh, pwede bang lahat ng yan eh gumamit ng commercial? Aba, hindi. Hindi pwede. Kaya nga sinabing amateur, kasi nasa amateur frequency ka lang. Ano po? Nasa amateur frequency ka lang. Nandito ka lang. Dito lang ang frequency mo. Lahat ng yan. Ito lang. Kasi ang NTC, ito lang ang ibibigay na exam. 144-146. Ito lang. Amateur frequency. Kaya nga yung emergency frequency, kapag may mga bagyo, may mga kalamidad, doon nakamonitor yung frequency na yun sa amateur. The amateur frequency of a emergency channel is 145 megahertz, positive negative 25 kilohertz. So, tandaan nyo yan. Ito yung emergency channel na frequency. Yung 145, sakop pa siya ng 146 sa amateur. Yan po. So, ito, huwag nyong kakalimutan, ibibigay sa exam. At saka ito, nabanggit ko na dun sa una, ibibigay din sa exam. Dahil ano po? So, yun namang, D3, ito, dito sa district. Kapag ikaw ay taga Pangasinan, so magiging ano yan? 4E2, kasi si 4E2 taga Pangasinan. Ano po? Kung ikaw naman ay sa DU4, so eto na yon mga kaibigan ko. Chat lang kayo sa aking messenger. Mag-subscribe kayo. Eto. Bibigyan ko kayo ng ganito. Eto yung mga district. District ng amateur. Kapag yung question doon na Dagupan City is what district? O, di ba yung Dagupan na nasa region 2? So, district 2. So, kaya siya 2. Magiging 2 yan. So, ito, bibigyan ko kayo ng ganito para may kopya kayo. Para pag tinanong dito kung anong probinsya, makikita din dyan kung anong siyang district. Ayan po. Ano po? Yan. Isesend ko sa inyo. Ito. Para may kopya kayo. Kasi sa exam, lalabas po sa exam yan. Yung mga kung anong region. Okay. So, ayan. Maliwanag na sa inyo yan. Pupunta pa tayo dun sa isang topic. Para tuloy-tuloy na tayo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Say for example, ako ay Class A amateur. Pagre-renew ako ng aking lisensya ng 3 taon, 3 years maximum. Pero expire siya ng 1 taon at 2 buwan.
14 months siyang expire. Okay. Lumagpas. So, class A, re-renew ako 3 years. And then, 14 months. 14 months siyang expire. Equivalent to 1.2 year. Kung ang penalty is 144 pesos at ang per year is 144 din, so ganito magiging formula. 144 times 3 years is equals to 432 plus penalty 14 months is equivalent to 1.2 years. So, hindi mo na may round up yan, which is 50%. 50% siya. So, 144 pa rin. 144. I-add natin dito. 144. 144. Yan. So, 6, 7, 5. So, ito ang babayaran mo ngayon sa NPC. Kapag magre-renew ka ng lisensya na 3 years. So, dun sa question, makikita nyo dun, ma-analyze nyo, ganito siya. Ganitong-ganito ang ibibigay na formula. So, madali lang. Let's say, for example, ang answer mo is 576. Eh, wala doon yung 576. Ginawa nila yung 2 years ng 100%. Natural, magiging 288 ito. Kasi 2 years eh. So, 288 magiging times 2 yan. Kapag ito ay ni-round off nila, ginawa nilang 100% payment. Ano po? Kasi ang ginawa natin is 50% lang. 1.2. Kasi kung i-round off mo ito, hindi siya pwede. 50% lang siya. Pero ang NTC, nasa sa kanila kung gusto nilang 100% gawin doon sa question. So, sa question, kapag 50% ang naisolve nyo at ito ang nakuha nyo at yung answer doon sa question ay merong 576 pesos, ito ang magiging answer nyo. So, kapag wala ito, itong answer na ito at ang nandoon, ito, itong time is 2. So, 432 plus 288 is equals to 0, carry 1, 12, carry 1, 6, 7. So, 720. Ito ang magiging answer. Kung nandoon yung 720 pesos at wala ito, ito yung answer. At kung yun na yung nandoon at wala ito, ito yung answer. Okay? Kasi lilituin kayo eh. Talagang gano'n lilituin kayo. Kasi dito, 1.2, minsan ginagawa 100%. Kaya nagiging times 2. Kapag 50% naman, 144 lang kung ito talaga yung pinaka-penalty. At kung ito yung ibibigay ng NTC. Ano po? Kasi ang payment ngayon, 200 na eh. Pag pupunta ka ng NTC, magbabayad ka ng lisensya, magre-renew ka, 200 pesos. Sa NTC yun. Pero dito sa question, papalitan nila yan. Papalitan lang nila. Okay, sabi ko nung nauna, analyze nyo na yung question, at eto na yon, naipaliwanag ko na sa inyo kung paano, ganito siya. Ano? So, ibibigay sa exam yan. Class A ka, class B, class D, o kaya class C, kahit anong class, 3 years lahat, maximum. Okay. Ngayon, na dun sa amateur, yung po kasing amateur frequency, yung 144, 146, ito po ay sa BHF. So, sa UHF, at saka sa HF, iba po yan. Iba po yung frequency dyan sa UHF na amateur, HF. Yan. So, yun ay sa BHF lang yung kanina. Yung na, yung mga gumagamit lang ng BHF. So, dun sa HF at saka sa UHF, mamaya tatalakayin natin yun. So, dito muna tayo. Okay, next topic tayo.